Guys, welcome back to my channel, Pinoy in Germany TV. Ito na ngayon guys, nakahanda na ako para sa gagawing operasyon ko po sa tiyan ko na isang maliit lang na maliit lang siya na bukol, dalawang piraso. So tatanggalin siya. Hindi naman ako patutulugin ng magkakaroon ng general anesthesia kasi nga nasa lang siya, ilalim na siya ng balat ko. So, we will see. Ito na guys, ako to patuloy. Kailangan na natin maghanda jacket na ako kasi lalabas na, pupunta na ako doon sa doktor ko para wala na, o-operahan ako. Slight lang naman siya, kumbaga minor surgery lang. Parang tutuliin lang ako kasi nga nasa sa skin lang. So, ganito ang buhay sa Germany. Kailangan mo talagang magsarili. Walang pwedeng maghatid sa'yo pag lahat ng tao busy. So, kung may sakit ka, dalhin mo sarili mo doon sa clinic o sa hospital kung ano. Hindi ka gaya sa Pilipinas na ihatid ka pa ng kamag-anak mo o mga kaibigan mo. Pero dito, sariling sikap. Kung may sakit ka, ikaw na mismo mag-ano sa sarili mo. Kung ganito buhay sa Germany guys, kung nagugutom ka, magluto ka, kung may mga hugasin ka, maghugas ka, tapos kung may sakit ka, ikaw mismo magdada sa sarili mo doon sa clinic, doon sa doktor mo, magpapacheck ka. And then, halimbawa ngayon, mag-oopera ako, sarili ko dadalhin ko doon. Ngayon maglalakad ako papunta doon. Kasi alas 2 ng hapon yung appointment ko. So siguro, hindi naman siguro abutin ng 30 minutes kasi nga maliit lang siya na operasyon. Ipapakita ko mamaya yung after. So sa ngayon maglalakad ako papuntang clinic. Ito pa, naglalakad pa. Nasa kalahating na ako. Maya-maya lang po, makakarating na ako doon. Ito, medyo umaambon-ambon. Mahangin konti, malamig. So, kailangan tiisin yung lamig kasi I don't have car. So, yun. To remove everything, my clothes, everything, so I will be naked. That's what the order for me. So I have to remove everything, so I have to stop for now. I am now here inside the clinic. So I was told to remove all my clothes. Done guys, so here is now the bandage. Yeah, it's just a small bandage. Operation is done, so I am waiting here. So see it. So in a few minutes I will be leaving here. Okay. Pauwi na ako guys. Hinintay ko lang yung reseta ng doktor. Hindi natin alam kasi baka sasakit ito mamaya. So, kailangan ko talaga ng pain reliever. Cheers! Cheers!
ko. Ito yung doktor ko dito. Siya yung doktor ko, Sir Rainer Paal. So, yan na guys, papauwi na ako, naglalakad ako, pero pupunta pa rin ako doon sa isang doktor ko kasi nga, sa orthopedic ko. Pupunta ko doon kasi pababago ko yung ano nila, diagnosis sa ano ko, para sa insole ng paa ko. Ayan, naglalakad ako papunta doon na naman panibagong appointment. Here is now where my orthopedic. Hello guys, akong pailisan og papalitan ko ng plaster yung ano ko, sugat, kasi siya nagbi-bleed siya, so natatakot ako. Karo gi bala da yut ko cukup kay pao. Bawal. Ang akong doctor nurse si Katya. Fresh mo siya kayo. Inana agud siya. Just like that. So guys, ako po yung naghahanda na po para tatanggalin po tong tahi mamaya. Yeah. Handang-handa na po ako para pupunta sa doktor ko sa appointment kasi nga tatanggalin na niya yung tahi ko today. Ako ay naglalakad na papunta sa clinic ng aking doktor para doon tatanggalin yung tahi sa opera ko. Okay, dito na ako guys, nakarating na ako dito. Dito na ako sa harap ng aking doktor. Ito po yung clinic ng aking doktor. So dito na po ako. Maghihintay ako po hanggang sa pagbukas nila ng alauna. Ayan. Dito na ako sa loob ng waiting area guys. Naghihintay na lang ako natawagin. So, balitaan ko na lang kayo later. Ano na, ayan, ako lang mag-isa, wala pa akong kasama ditong naghihintay ng mga pasyente. So maya-maya lang konti. Dito na ako guys, dito na ako, tatanggalan ako ng tahi dito. Ang linis, sobrang linis guys. Yan, yan ang tahi. We are waiting here sa akin guys. Ayan lang siya. Sobrang linis guys. Sobrang linis dito. Ayan. So kailangan natin mag-mask kasi nasa loob tayo ng clinic. Dito ako hihiga mamaya para tatanggalin din yung tahi ko. Dito din ako nung nakaraan. Ganito din yung hinigaan ko nung nakaraan. Tapos na ako. Thankful ako kasi yung tinanggal na bukol sa akin, according sa doctor ko, yung biopsy result niya is negative. So hindi siya cancerous, it's just a normal cyst. So thankful ako.